Magandang hapon po sa inyo lahat. Ito po si Kabong. Meron ako ritong kausap dito sa likod ko. Mga humingi din ng tulong sa atin. Yun nga, sobrang dami ng nagme-message. Hindi ko agad na ako nakita yung anood. And at the same time, noong time na nag-message siya, kalalabas ko lang ng hospital. So ngayon, natyempohan po sila dito. Natyempohan din nila ako dito sa Philippine Consulate. Dito sa labas. At sila ay nagpalista para makauwi ng Pilipinas dahil mga hurog pala sila. So ngayon, ito ngayon ang isang problema nila, no? Itong si kabayan, nagkamali, umibig, nagkaroon ng nobyo, nabuntis. Ngayon, umuwi na yung lalaki at sinusolda niya mag-isa yung problema niya ngayon. Ito yung moral lesson na dapat malaman ng mga ano, na huwag basta-basta makipagrelasyon, hindi nyo alam kung titeryosohin ba kayo ng lalaki, kung sino mo nangyari sa kanya. Hindi siya ngayon na seryoso ngayon, nag-iisa lang siya. At masakit pa nito, siyempre, hurob siya. Pag nagkaanak siya dito, magkatagal na naman siya lalo dito. So, yan ang pinakamahirap dito ng sitwasyon. Ito pa, panakinggan niyo po yung panorin niyo po yung panayam ko sa kanya. Okay, gano'ng ka nakatagal na hurob? More than 2 years na. More than 2 years ka na. So, tumakas ka sa amo mo more than 2 years? Bakit ka tumakas? Bali, hindi po talaga takas yung ano sana, yung dahil ano, change employer lang po. Tapos nung nasa labas na po ako, magpapaano po sana yung agency tinawagan ko. Tapos po yung ginawa ng agency ko, giblock po ako. Yun po yung ginawa. So, hanggang sa nahurob ka na? Oo po, hanggang po sana naghintay po ako kasi Alcasim po. Galing ka pa ng Alcasim? Opo. Tapos tinawagan po ng ano yung kaibigan po namin yung ano yung Riyadh po na agency. Embassy po. Tapos sinawagan nila yung agency po, hindi din sumasagot. So ngayon, ang ginawa mo sa loob ng 2 taon, nagtrabaho ka? Opo. Kasi yung time na ano po, na tumakas ako, nagtago lang po ako sa bahay ng kaibigan po. Tapos po nahuli po ng amo. Tapos yung sabi ng embassy sa akin, hindi pa daw makakapunta yung ano po, yung magsundo kasi po ano daw busy po. So paano ka napadpad ng Jeddah? Dito ka na tumuloy, may nagtulong sa iyo. Okay. Kaya napadpad ka rito. May nagkatip po sa akin. Ngayon, anong dahilan bakit gusto mo nang umuwi pagkatapos ng 2 taon? Yun nga po, nabuntis. Nabuntis ka. Sino naman niyang salarin? Umuwi na. Umuwi na. Kidala mo siya. May asawa sa Pilipinas. Pero bakit ka iniwan? Bakit umuwi na? Wala na. Pero nakipag-communicate. Hindi ka ngayon po, hindi na. Ayos ko, ako naman. Ate, ilang buwan na yan tiyan mo? Magpo-4 months na. So ngayon, nagmamadali ka ngayon makauwi. So paano yan? Hindi naman, walang amnesty ngayon. Wala pang deportation, close pa. Ano ngayon na moral lesson dito sa ginawa mo? Huwag ko basta-basta makipag-relasyon dito. Yan. Mahirap pag nakipag-relasyon ng hurob, di ba? Nalulong alam ng pamilya mo, buntis ka? May asawa ka ba sa Pilipinas? Dalaga ka? Ilang taon ka na? 26 po. 26? Ibig mong sabihin first time mo nagkaroon ng relasyon. Ito mo naman, tapos ngayon wala nangyari.